Kanino kayo mas close, sa mama nyo or sa papa nyo? At paano ito naka-apekto sa inyo bilang lalaki? Good question yan, ha? Dito ulit sa dulo, sa amin. Unahin ko na. Gitna. Sa akin, mama ko. Mama ko lang naman andyan, eh. Oh, sige, sinong pauna? Wala akong papa. Ha? Ay, sige, ba ito? Asa yung akin? Kinuha ni Lek. Kinuha ni Lek? Okay. Oh, game, Ives. Oh, pantay lang kung saan pababor yung senaryo. Alam ko kung sinong lalapitan ko, eh. Kanyari, yung senaryo, lamang na si AirPods dito. Kaya rekta na AirPods. Pag pang kanginanay, kainanay. Balimbing. So, ano mga senaryo na pang AirPods at pang AirMats? Kunyari, yung gustong panlalaki, ganun. Hmm? Kunyari, yung gustong panlalaki, kunyari, sample, yung magmamanila ako nun. Hmm. Eh, syempre, pag sinabi ko kay AirMats, yun siya yung alala, alala, ganun. So, si AirPods, lalaki sa lalaki. Banat. Oh, banat. Hmm. Oh. So, gets. Yun, yung mga ganun. Depende sa senaryo yun. Kung i-analyze ko. Walang mas, Ives. Ano? Walang mas. Ayun kasi yung tanong, eh. Si kanino ka mas close? Tama ba? Opo, hindi naman pantay yun, eh. Di ba, Tol? AirMats siguro. Oh, yun. AirMats, okay. Yan, ganyan dapat. Pag sali-salita na. Ikaw ano? Ako, parehas lang pero mas namumura ko nanay ko, eh. Wait. Hindi, ganun kami magkwentuhan, di ba, Ives, no? Parang sermonan. Sermonan, katulad nung nakaraan, nakita kami. So mas close nga kayo nun? Oh yeah, pero okay din kami ng tatay ko. Mas close kami sa tatay. Kung gaano kami ka-close na nanay ko, ganun din. Tatay ko, nag-gengkong kami. Okay, inaabutan niya ng ano, airpot niya. Pero mas. Mas na sa sermonan ko nanay ko. So mas close nga kayo ng mama mo? Hindi ko masabi. Parang parehas, eh. Si mama lang kasi yung lapit ng lapit sa akin para magsabi ng problema. At saka gagi yung tanong, ha, paano nakaka-apekto, di ba? Sa pagkalalaki nyo. At paano ito nakaka-apekto sa inyo bilang lalaki? Bilang lalaki. Ah, gets. Yun, so, mas tumataas yung ano ko, parang pagkalalaki ko. Kasi nanay ko nga napapagalitan ko, eh. What if pa dun sa mga normal lang na babae? Alam mo, hindi maiintindihan ng marami yan. Kunyari yan, sabi mo, papagalitan mo yung nanay mo. Marami din makakaintindihan yan, pero ako sa tingin ko, ayun yung tama. Oo, lalo na kung nasa edad ka na. May sinasabi ko nga sa kanya. Ikaw na mag-lead, eh. Parang may sinasabi ko nga sa kanya, may yung pananaw nyo, wala laos na yun, hindi na uso yun, pantelesery yung pananaw nyo. Eh kung itong pakinggan mo, itong sasabihin ko sa'yo. Yeah. Ayun, nakikinig naman niya sa akin. Yeah. Huwag mo nga pagsabi, oh, ma, tanggapin mo na mali kayo. Yung generation nyo, wala na, laos na ba? Kaya pakinggan nyo na yung sinasabi ko. Grabe ka naman. Di ba, mate, ginagano ko ng nanay ko sa harap ni Ives? Ako para sa akin, nandun pa rin yung respect kay nanay, pero as a man, trabaho mo na mag-lead. Yeah. I guess yeah, pero yeah, respect yeah pa rin, pero trabaho mo na mag-lead. Kasi minsan, kailan mo pag nagka-edad ka na, nagka-experience ka na, minsan mas tumatalino ka na sa kanila, eh. Di ba? Mas may alam, lalo na pag, ano na, bagong galawan na ngayon. Iba-iba na yung galaw, so pwedeng mas may alam ka na paano gumalaw sa mundong to. Yeah. Di ba? Yung kailangan mo mag-lead ng ganun. Pero yung respect, nandun pa rin. Kaya pwedeng minsan pagalitan rin minsan. Kasi minsan may mali rin. Kung may mali talagang ginagawa, eh. Mayroon nga, mas maraming diba? Mali na mali, eh. No, diba? Kung may mali, dami, eh, pwedeng dami, sabihan. Ang dami niyang mali, eh. Oo, parang ganun. Oo, ganun ko siya pinag-o. Tingnan mo, parehas tuloy ko yung mga babae. Sinatawanan siya nila Inday, ba? Mainig ka dyan, ma. Kung nga ganun. Kasi ngayon, nakikinig na tuloy ulit yung nanay ko. Kasi hindi ko siya kinakausap 2 months, 3 months. Kung drama lang yung PPM mo sa akin. Ngayon, tinake advantage ko. Oh, saan tayo gusto mong kumain? Sabi niya, oh, pinakain mo lang ako para pagalitan, ha? Ang galing, ha. Ayun ang sinabi niya nung isang gabi, ang galing, ha. Kaya pala tinatanong mo ako saan ko gustong kumain, ha. Okay. Papagalitan mo lang ako. Ayun, nag-gets na rin na naman ang nanay ko. Okay. Okay nga yun, mate, na ganun pa lang. Ano yun, naiintindihan niya ba ako? Miski naman dati nga nagpagkamalan akong asawa niya, eh. O kasi yung kapatid ko, tinutula ko sa ano ba? Sa stroller, sa tundo. Tapos bubungguin kami ng sidecar. Tapos si mama umaawat na ako. Medyo mainitin pa yung ulo ko na yun. Yun, nasisira ako yung sidecar, ganun. Kasi hindi mabubunggu kasi yung tulak-tulak ko ba, may. Tapos siya pa yung matapang. Okay. Kaya yun, dun pa lang yung parang 16 ako ata. Minsan, decision ko muna yung papakinggan ng nanay ko. Minsan nga, hindi na pinapakinggan ni mama si papa, eh. Yung decision ko na lang yung papakinggan niya. Na parang,
Panganay ka, Melina? Oo, panganay. Yun, ganun yung ginagawa ko sa kanya. Kuya. Kuya. Itupi. Pero pag umabot ka sa point na parang kaya mo nang i-lead yung pamilya mo, ibig sabihin, yung iba, mag-wannabe lead sila. Wala naman silang alam, di ba? Pero yung nasa, pag nasa position ka na na kaya mo mag-lead, ibig sabihin, naangat mo na yung talino mo, di ba? Experience mo. Kung baga naging man ka na, hindi ka na boy, di ba? Kaya mo na i-lead yung pamilya mo din, di ba? Sa akin dati, nung ano, bago mag-pandemic, nagtatalo kayo sa TV, ah. Mm. Kinuha ko yung TV, naagis ko sa second floor, wala na kayong pagtatalunan. Kakaiba yung lead mo. Hindi, mate, kasi ang point ko naman dun, bakit kayo nag-aaway? May mga ganun kasi minsan, walang sense yung pagtatalunan ba nila. Mm-hmm. So, ayaw yung matumigil. Ang sinasabi ko nung, tumimik na yun, nakakaya kayo sa kapitbahay. Mm. Siyempre, dalawang galing Tundo yun, tapos lilipat ng medyo maayos na hoods. Mm. Di ba nakakaya, mate? Mm. O bilang galing ka sa hoods, ayaw yung tumigil. Ano yung pinagtatalunan nyo, TV? Mm. Agis ko talaga sa baba, sabay uwi ako sa amin eh. Nung pandemic yun eh. Yun. Kaya... Nanay, tatay. Sa akin, sa tingin ko, wala. Wala ang kaklose? Pero kung may mas, ermat ko. Kasi wala, lagi ako nasa labas talaga. Kaya hindi kayo close? Sa tingin ko. Wala kayong bonding na ganung klase? Pag kumakain lang siguro ng tanghalian, hapunan, mga ganun. Pero yung bonding kasi, parang wala akong pakialam. So hindi ka na nakapagsabi ng mga, mga malalali, mga deep talk? Meron din naman. Okay. Siguro sa airmat ko yun. Mas airmat. Pero mas ano kasi, wala akong pakialam, tsaka gusto ko laging, so ako lang mag-isa. D2P. Diba? D2P. So yun ba yung naging epekto ng... Baka kaya ka ganyan. Siguro. No? Hindi ko sure. Pero gusto ko laging mag-isa. Yun, hindi ko alam kung bakit. Mate, bakit kaya minsan lahat ng lalaki? Ikaw baka mag-end up kang mag-isa talaga, gago. Gago. Oh, ano uli? Mate, di ba kadalasan, lahat ng lalaki, bakit mas malapit sila sa nanay? Ba't yung lahat ng babae, mas malapit sa tatay? Bakit kaya? Tingin nyo. Sa akin, ako mas naging malapit ako sa nanay ko sa kagagawan ng tatay ko. Bakit? Parang pag wala siya, ako yung pinagtitake niya. Sino wala? Wala si... Pag wala yung tatay ko. Okay. Parang siya yung ano yung nanay mo, ganito yung ganyan. Pinaglilid ka niya. Diba? Yun ang tamang settings nga ito, Lee. So, mas naging diba? Close kami nung nanay ko. Pero mas lagi niya ako kinakagalitan. Parang ganun. May time pa nga yan na nahuli niya yung tatay ko na ng babae, so pinalayas niya. Nung sabi ko, tay, dito na lang ako sa'yo. Hindi, doon ka sa nanay mo, sama mo yun, walang kasama. Ganun siya mag-ano sa akin. Parang hanggang sa paglaki ko, dapat, parang ako pala dapat talaga yung nagli-lead sa'yo. Wala si tatay mo, no? Wag kaya yung sinasabi ko, di ba, sa anak mong lalaki, dapat siya yung magli-lead pa rin, no? Training din, no? Alright. So tingin niyo bakit nga? Ba't ganun? Mas close ang babae sa tatay. Yung lalaki, mas close sa... Ewan ko, siguro... Nasi opposite sex. Baka depende, tol. Hindi, kadalasan in general. In general lang, laging ganun eh, diba? Siguro dahil, tol, lalaki tayo, mas malambot tayo sa babae. So, pag yung anak mong babae... Ah, opposite gender, ganun. Mas malambot ka sa anak mong babae. Lalaki tayo eh, diba? Baka. Opposite gender. Pag sinanay naman... Mas natutuwa siya sa baby boy eh. Parang yun yung ibibaby nga niya, di ba? Tapos yung anak niyang babae, siguro dahil kapwa-babae niya yun. Ewan ko, yun medyo hindi ko ma-explain yung size. Piling ko pwedeng ganun. Kasi kunyari, tingnan mo ah, lalaki sa lalaki. Nagigits ko, parang nagigits ko eh. Mm. Pag may sinasabi kasi ako na malalim na deep talk na kay nanay ako. Kasi... Mas magigit. Pagsasabihin ko kay tatay yun, parang may halong disiplina agad yun eh. Alam mo yun, yung parang, di ba? Gets. Nabilang kapwa lalaki mo siya. Okay. So, nagigits so, parang pag sinabi ko ng free lang kay nanay yun, parang, tapos siya ang boboses sa buong pamilya. Parang ganun ginagawa ko ko eh. Mate, nagigits ko na mate. Kasi kadalasan, nga, di ba, bakit, kaklose natin yung nanay, mas nagtatago yung nanay ng kasalanan natin eh. Kesa sa tatay. Pwede rin, no? Kasi kung tatay natin, the same shit din pag babae sila, di ba?
Parang feeling ko may same shit din yun eh. Oo nga. Kasi, kasi kapwa sila babae. Oo, kapwa babae. Ito si tatay kukonsintihin ako. Tapos si parang nanay hindi sila aanuhin, oh, no? Yeah, baga, yeah. Papagalitan sila as a babae. Yes, diba? Yes. As a woman. Oo nga, no? Yeah. Mate, koy, nagigets ko yun. Ano-ano nagigets mo, brother D? Kaya yung mga problema ko, kaya mga ano, kinikim-kim ko lang sa sarili ko. Hindi ako pala salita. Tignan mo, dami nating magkaibigan dito. Nagsasalita ba ako ng mga problema sa inyo? Or what? Hindi. Kasi parang sa tingin ko, kaya ko itong solusyonan. Ako lang naman magsosolusyon na ito eh. Pag pinasabi ko dito ay koy o kaya ay pudong, ano pang maano nila, sasabihin nila, ang hina-hina. O parang ganun lang. Yung naano ko. Hindi ba ano nangyayari, G, sa dati mo, pag nagsabi ka sa tatay mo, papagalitan ka ng tatay mo. Yeah. Siguro. Siguro. Kaya yun ang naging training na rin sa'yo na pag sa lalaki mo sinabi, yeah, may isa oh, pero kung isipin mo, gets. Dapat mo rin sabihin eh. Oo oh. Nga, oo nga. Pero diba? Ngayon parang, ngayon may mga problema ako nakaraan. Ako lang. Mm. Nasolusyonan ko naman. Okay naman. Mm-hmm. Okay. Kumbaga pagka hindi ko na talaga kaya, yung parang isang hakbang na lang bangin na, siguro hihingi na ako kay Pudong, kaya sa'yo ko, yung mga ganon, sa ibang tropa, mga ganon. Pero sa tingin ko kaya ko pang gawa ng paraan ngayon, ako na lang muna to mag-isa. Lumapit ka sa Diyos, kaibigan. Hey. Sobrang lapit. Nasa noon na nga niyo. Mag-pray ka kay Lord, wag sa drug lord. Ikaw dong, ayun mo ka mas close dong. Kay mama lang, wala naman yung papa ko eh. Mama lang naman ako all the way. Okay. So paano na, sa tingin mo naka-apekto sa sarili mo bilang lalaki? Ang gandang case study yan, no? Si Dudong. Kilala ko to si Pudong. Ako na pala kayo dito eh. Alam ko yung effects talaga eh. Alam mo yun, pag namama lang. Pero hindi, sa sarili mo lang. Kasi kung sa sarili ko na ibang lente, outside. Tingin ko hindi nakikita yun ko yun. Ng sarili mo. Ah, ikaw, hindi mo makikita. So tingin ko lang ha. Lamang ba in general? Okay. Yung sa sarili natin, hindi natin makikita yun. Talagang POV ng ibang tao ang makakakita nun. Yes. Ano no? Kasi nung nasabi yung tanong, iniisip ko rin, hindi ko masagot eh. Mm-hmm. Tapos ikaw, sabi mo, alam ko yung sagot dyan. O, tignan mo. Mm-hmm. Ako, hindi ko maiisip ko eh. Gets. Kasi kung iisipin ko rin, wala rin naman lagi si mama sa bahay. Mm. Diba yung trabaho niya, ganun eh. Mm. Pero masasabi kong kami yung close talaga sa bahay. Eh, wala kayong choice eh. Kaya lang, wala yung tatay mo eh. Hindi, hindi. Kahit sa mga iba kong kapatid ba. Mm. Mga matatanda sa akin yun ha. Mm-mm-mm. Pero pag may problema siya, saan siya tatawag? Kasi sa tingin ko, Dol, sa magkakapatid, ikaw pinakamatalino eh. Alam niya yun. Alam diba? Mo naman yun. Sa magkakapatid talaga ninyo? Ikaw? Hindi, yung panganay namin, matalino yun ko. Sa iba lang niya nagamit. Baka academically. Hindi, hindi nga. Sharp. Hindi nga, limang beses nga nag-first year yun, hindi tumapos ah, eh. Iba rin yung sharpness iba niya. Iba yung talas noon ko. Okay, gets. Hindi niya lang, siguro sa masasabi ko, wrong crowd lang din. Mm. Yeah. Pero para sa akin nga, yung kuya ko na yun, matalino talaga yun. Mm. Pero Pebrero yun, kulang-kulang yun. Kulang-kulang din, February din. Okay. Kilala mo yun, di ba yung kuya ko ng panganay yun? Una ngayon na, late year. Ako nakikita ko, minsan kaya rin may mga galawan si Dudong na ano, na parang sabihin natin mali. Mm. Doon minsan nakikita, mama mo kasi nagpalaki sa iyo. Parang minsan nakikita ko siya ba? Nakikita kong ganun siya. Na epekto yan pag wala yung tatay. Yung may mga ganun. Kasi mo? Pag lumaki lang naman tayo sa nanay, mate, lahat ng mali natin, tatangkin. Kaya nga mas wild pumalo ang tatay. Kahit hindi lagi na mamalo yung tatay, iba yung disiplina na ibibigay niya sa yung mga kuyo. Eh, pero ako tatay ko tol, hindi ako pinapalo eh. Oh. Nanay ko ang nangdidisiplina sa akin talaga eh. Koy, tas yung mga kuya ko, hindi rin naman nag-guide, bugbog lang. Oo, no. Wala naman salitang... Oo, ang naging tatay ko talaga dati, streets eh. Oo, hindi. Sa pagkakakilala ko talaga sa'yo, ang streets ang tatay mo. Oo, streets like, talaga naging tatay. Kung sino yung mga kuya-kuya dun sa lugar natin, yun ang tatay dati, mo. Oo, yun ang tatay yun, mo. Kaya nga, dati, ganun. Mm. Eh, hindi ko alam eh, hindi ako aware. Mm. Ba, ganun. Oo, ganun yun si... Ganun sa si Pudong dati. Kung sino yung parang kuya, ganun. Talagang maglo-look up siya, parang ganun. May time nga na si Imay lagi yung binabanggit niya eh. Sabi ni Imay, ganun siya, ganun. Tapos sinisita ko na siya. Wala pa, sarado pa utak ko nun ko eh. Pro Imay doon nga, ginagano'n ko siya, alam mo. Pero kasi, yun eh, yun yung guide niya, yun nakikita niya eh. Nag-guess mo? Yun. Pero yeah, kasi minsan tol, pagkasama mo yung mama mo, minsan hindi kanya, pwede nga hindi niya maturuan about paano i-control yung emotions eh. Nag-guess mo?
Kaya ikaw rin, magiging emotional ka din the way ka mag-handle ng things galing sa emotions ngayon or the way ka mag-react basically. Kasi yun din na nakikita mo sa nanay mo eh. Diba? Kaya iba rin pag sita, pag tatay, high school lang eh, alam mo yun, hindi magpapakita ng emotions. Yun. Kaya pa yung pansin ko sa yung mga lalaki na wala talaga silang father figure at puro nanay lang. In general, karamihan sa kanila, ma-react sila emotionally. Eh yung nakikita nila eh. Yeah. Diba? Diba? Ina, para mas sense. mas may puso kayo ba? Papir na ako. Mas may heart kayo. Yun. Yes, sir. Yes, sir. Ikaw, kanino ba mas close? Ano ba yung tanong natin? Mother or father? Mas close ako sa nanay kasi mas nanay. Respected ko yung tatay ko. Parang... Mas close ako sa nanay ko kasi mas respected ko yung tatay ko. Kumbaga, mas takot ako sa kanya. So, mas komportable sa mama sa mama mo? Mas komportable. Tsaka lagi niya rin ako sinasama kung saan-saan dati nung bata ako. Siya talaga yung nagdadala sa akin sa mga kapatid niya. Si nanay ko. Nanay pero yung tatay ko, parang ano lang yung cold lang talaga. Sa bahay lang, kahit mga Pasko, bagong taon. Umaalis kami siya, nasa bahay lang siya. Tatay na tatay. Oo, nga mas gusto niya yung ganoon, mag-isa lang siya, soundtrip siya dun. Okay. Pero mas nilook up ko siya. Kahit wala ako, kahit may mga time na wala ako dun sa kanya, mas tinitingnan ko siya lagi. Dapat pala ganoon, pala ganoon. So totoo nga yung sinasabi nila, tol, na as a tatay, hindi mo naman kailangan masyadong nandyan yung presence mo eh. Yes. Basta dapat, kumbaga, ka-look up ka lang. Siguro kung lalaki yung parang ganun. Siguro kung lalaki yung anak. Kung lalaki yung anak. Oo, sa akin ganun eh. Ganun ko siya na ano eh. Parang hindi niya naman kailangan magsalita. Minsan nga, di, ako never din akong sinaktan noon, pinalo, never. Tingin niya lang, alam ko na uy, may mali akong ginagawa. Tatay mo? Oo, sa tatay ko. Sa nanay ko, nanggigigil na yun. Okay lang eh. Kaya parang ano na rin to siya eh. Ewan ko ha. Parang, kunyari ko may anak ang lalaki. Yung sabi mo nga na dapat wala kang pakialam masyado, di ba? So test mo na rin sa anak mo yun kung takin na kung matalino ba to o hindi. Kung paano niya ako titignan. Parang si Chico, ito matalino to, itignan mo. Yung POV niya sa ginawa ng airpot niya, ang ganda nung kilalabasan. Gets. Diba? So, gets. Kung hindi siya ganun mag-isip, wala din. No? Iba yung kalalabasan, di ba? So test mo na, takin na, titignan ko kung matalino nga itong anak ko o hindi. Parang ganun in somehow ba? In some way. Gets. Ikaw, Kika? Tita to eh. Nanay. Okay, so sa tingin mo, paano naka-apekto yun sa bilang lalaki? Yun, bata ka, masyado ang, alam mo yun, ma-emotion ka, mga bagay-bagay. Okay. Tapos, paano ba naka-apekto si Ermat? Wala eh, parang, iba-iba kasi tol eh. Hindi, ngayon tinan mo tol, ngayon may pamilya ka eh. May pamilya ka na. So, kumpleto naman marami kayo. Nandiyan yung baby mama mo at yung anak mo. Paano siya naka-apekto sa so, ngayon sa tingin mo, anong pinagkaiba ngayon nun? Nag-gets ko. Bali, tinitignan ko lang na parang, taka na hindi dapat maulit yung parang setup ni Ermat sa pamilya ko. Kasi iba-iba yung, iba-iba kaming tatay. Gets. Kumbaga sa baby mama ko, dapat, hindi niya na para tularan. So yung lesson na nakuha ko kay Ermat, kumbaga parang i-apply ko lang sa akin. Agad. So okay. Parang, tangin na, hindi ka dapat titi lang. Si Ermat ganun eh. Tignan mo, nag-end up kami iba-iba tatay. Tapos wala siyang inalagaan dun. Kumbaga, alam mo yun. So ano palaki sa'yo? Streets. Sarili ko. Okay. Pero ano eh, iba-iba eh. Kasi may parang grade school, nasa tita ako. Tapos high school, kasama ko, Ermat ko, ilang years lang. Tapos tita uli. Tapos tropa. Tapos tita. Parang iba-iba. Yes. Kaya hybrid kaya nga pala, totoo. Hybrid. Hybrid ka. Kaya hybrid. Pala wild ka din talaga no, sa personality ni Kika. Kaya, no, yung pagka-wild kaya, niya. Kaya sabi nga ni po itong laban sa lahat. Sige, kahit saan mo ko ilagay. Parang ganun siya. Wild. Ang inalaban talaga sa lahat sa si Kika. Decision making ni Kika, di mo rin maintindihan eh. No? Kaya din siguro, parang naka-apekto sa akin to. Minsan parang ayaw mo ng peace. Ganun yung na ano ko nung ano eh, nung bata ka eh, environment mo. Yeah. Eh, kita mo naman eh. Saan may peace doon? Yung where pa nga lang, peace na ba yun? Gulo na ba? Parang doon pa lang, makikita mo lang. Ganito, gulo ka mag-isip. Katapat pa ng bintana mo yung where, no? Diba doon, pagsili mo sa bintana. Ng bintana, bugo. Akin na saan yung peace doon, goy, diba? Kumbaga sa sarili mo na lang. Yes. Yung sarili mo na ganun. Mate, gets ko na ngayon si Kika, mate. Environment din talaga ko yun, no? Malaking percent yung environment. Oh, malaki talaga. Hindi nga lang lahat malaking ano yun. Hindi nga lang sa pamilya niyong sa loob ng pamilya niyo eh.
pati yung labas nyo rin eh. Yeah. Parang di ba sa may kasabihan, it takes a village to raise something, a bata. Mm. Di ba? Parang ganun. Nagmamatter din siya. Ako naman, tol, mas close talaga ako kay nanay nung lumalaki ako. Kasi si tatay, hindi siya nagsasalita eh. Oh. Nandiyan si tatay naman. Umuwi lagi si tatay, ganun. Nandiyan naman siya. Pero lagi siyang nag-work, lagi siyang ganyan. Pero pag nasa bahay siya, si tatay, one word lang yun siya. Ganun siya. Pag may tatanong ako, tay, parang kaya rin, tatanungin ko siya, tay, kumusta kanina sa trabaho mo? Okay. Okay lang. Parang ganun na. So, di niya na-explain kung bakit. Lahat-lahat na itanong ko sa kanya, laging one word lang sagot niya. So, parang, siguro tinatamad ako makipag-communicate sa kanya. Si nanay, mas makakausap ko siya. Nanay, talaktakan yun eh. Oo, nakakausap ko ng malalim si nanay. Minsan, pag matutulog kami ni nanay, parang, yung tumatabi pa ako kay nanay, yung dati pag matutulog kami, pwedeng magkukwentuhan muna kami hanggat makatulog eh. May ganun kami na Tapos si nanay, pero si nanay ang nagdidisiplina sa akin, ang talagang namamalo ng matindi. Si nanay, brutal yun. Yung laruan ko na shotgun, nahahati niya sa dalawa yung pag hinahampas sa akin eh. Oo, ganun siya. Tapos si tatay ang hindi nang gumagamit ng kamay sa akin. Pag mga bisayang nanay talaga ko yung ganyan. Oo, ganun. Si nanay, pag nasa kuya rin, nasa department store kami, makulit ako. Oo, yan. Mga walang pakialam sa labas. Pag lumaki na yung mata niya, ganun. Mamaya ka sa akin. Tutuyo ko dito. Pag dinikitan ka na. Ha? May kasunod na yan, pag dinikitan. You save na yung karot, no? Hindi, nanay ko to. Hindi nangungurot nanay ko. Hindi nangungurot. Subagod lang. Pero pag yung palo na, talagang brutal na palo. Nakakatulog ano pinaka-brutal na palong nakuha mo? Pinaka-brutal na ginagawa ni nanay sa akin, pag binabaliktad niya yung sinturon, tapos yung bakal yung nasa dulo. Pero yung wait, hindi niya ako hinahampas. Yung ambal lang. Psychological yung brutal niya. Hindi naman niya ihahampas talaga yun. Ihaamba niya lang sa'yo. Pero talagang brutal yung naano siya sa akin. Nakakatakot, bakal yung nasa dulo. Diba? Iba yung effect nun psychologically. Mas gusto ko pa, sige, paluin mo na ako nung kabila, pero huwag mo na ako isaikohin ng ganyang palo. Oo, diba? Pero tulong... Ibang twist ng buto yung mangyayari sa'yo. Oo. Gago, brutal na yun. Pero, the more na nagmamature na ako, tol, nagigets mo na. Mas nagigets ko si tatay. Kung bakit siya ganun. Kumbaga nagigets, na-appreciate ko na siya. Na nung bata ako, hindi ko siya ganun ma-appreciate. Dahil di siya nagsasalita. Sobrang simple niya. Huwag ang bandang huli. Ang lesson nun kay tatay, tangina, pwede naman palang simple lang ang lahat eh. Mm. Pinakomplikado ko lang lahat. Alam mo yun, siyempre si nanay, ganun din. Yung maliliit na bagay, papakomplikaduhin niya yan eh. Diba? Siyempre, babae siya, diba? Pero si tatay, simple lang. Eh, ito lang yan eh. Parang ganun ba? Doon ko nakikita, noon na-appreciate ko ngayon si tatay. Kaya nung lumalaki na ako, nagiging close na rin ako kay tatay. Mas kaya ko na siyang kausapin dahil hindi na ako boy eh. Kumbaga, pwede palang mag-communicate ng isa-isang word lang eh. Di ba? Yes, oo, ganun. Kaya mas nakakausap ko na si tatay din. May highlights yung papa niya sa akin. Ano? Nakabaliktaran ng, lalo na sa lugar mo, at pati sa mga normal na Filipino culture. Si Koy Koy, meron yung time yung papa niya, may nakaaway si Koy Koy. Pasaway away sa hood. Tapos sabi nung tatay niya, huwag kang bumawi agad. Ang bawi mo dyan is, mas successful ka. In 10 years. Oo, yung ganun. Gets. Nung narinig ko yun, sabi ko, na fuck, kakaibang payo yun na ngayon ko lang. Kasi sa payo na ibang payo. Kasi sa payo ng ibang tatay, tangina, ba't ito yun? Di ba yung sa'yo, ito daspan o. Hampasin mo ng daspan yun, tapos umuwi ka na dito, balik ka na dito, magtago ka. Tangina yung tatay ni Kuy Kuy, iba eh, pang ano. Pang tangina eh, pang longevity free. chess game. Mag-iba sila yun ng ano tol eh. Si nanay naman tol, siya naman yung tipong, sige bawi. Si nanay nga, siya na yung sumusugod eh. Kumbaga hindi na ako yung pinadala niya ba, siya yung susugod doon, alam mo yun. Ganun si nanay, attack si nanay eh. Pero si tatay naman yung hindi attack. Pero binabalance ko din kasi minsan kailangan ko, as a lalaki, minsan kailangan natin umatak din agad eh, di ba? Minsan naman may mga tira tayo, pwede kong chess game man to ah. Diba? Okay, wag muna tayo umatake. Atras muna bago maka-abante. Minsan may ganun eh. Kaya na-balance din nilang dalawin. Kaya sa mata ko nga, mix ka ni nanay at tatay. Mix talaga. Kaya nga sinasabi ko sa kanila. Putang ina. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, ako yung superior. Mas mataas dahil ka sa nila kasi ako yung superior. Kaya hap-hap lang sila. Mas better version ako ninyo. Pinagsama sila eh. Mix talaga siya. Game, ano yun natin yung mga tanong? Dahil konti pa pala yung ano? Daming tanong. Gaganda ng mga tanong. Tanong ni FB man. FB man. Tanong kay Budoy, share ka naman ng tips para di labasan pag bumibemba. Kami naman,
gaganyan ka. Kay Budoy lang yan. Yo, sa ako nagsasagot niyan, huwag kayong magtanong kay Budoy niyan. Kasi di niya naman perfect yan. Baka magkasakit kayo. Sabi nga ng tropa, di ba? Oo, tama. Huwag niyong gagawin yun. Baka hindi perfect. Pag hindi niyo alam, da kasi pwede kayong magkasakit. Down there. Yung pipigilan mo yung labas ng sex tawisim yan. Pero... Gets. Malamang narinig lang nila yun sa isang podcast natin na sinasabi ni Budoy, di ba? Okay, ganito na lang. Iba na, itwist natin yung tanong. Ano ang technique nyo para hindi kayo mabilis labasan? Kanya-kanyang technique yan. Or talagang di nyo kaya yun? Oo, oh, kaya ko yun, ha? Mindset, mindset yan. Kanya-kanyang... Paano mindset? Ano yung sabihin mo doon? Para sa akin, kaya kong makontrol, eh. Yeah. Paano nga? Iisipin ko lang. Ano iisipin hindi mo? Hindi mo na ako lalabasan. Ganun. Na hindi ka lalabasan? Ganun lang? Ganun, ganun. Kumbaga, habang naglalab kayo, diba? Habang nagsisex kayo. Iisipin mo lang, hindi mo na ako lalabasan ngayon. Tapos, ganun lang? Oo, tol. Tapos kaya ko rin isipin na, oh, eto na. You're a simple man. Ganun lang. Simple nga lang, sabi ni tatay. Mm-hmm. Yeah. Wag na natin. Oh, may point yung sinasabi nila, Riga. Minsan din, pag trip kong mabilis labasan, kahit lang siya 1 minute to 2 minutes. Yun, kaya ko yun. Yung bibilisan ko yun, sasadyain ko, matapos lang, ganun. Oh, may ganun. Kunyari, pag hindi ko gusto labasan, pwede din. Pero ang point ko, kunyari, alam mo yung mga times na nararamdaman mo mabilis lalabas, pero ayaw mo pang matapos. Kasi, yeah. Parang gusto mo, tangin, nakakahiya ng ganito kabilis, ah. Tagal, tatagalan. Oh, yun yung tanong ko. May technique pa ako na iba. Anong technique doon? Parang, oh, umiisip lang ako. Yung position. Position? Oh, kasi, kunyari, sa ganong position. What the fuck? Tangin na, ang bilis ko dito. Pag ganong position. Baguhin natin. Inay-inay lang, baby girl. Hindi ko, hindi ko yung technique, iba yung sa'yo. Babaguhin yung position, tol. Ayan yung technique ko doon, ha. Nung bata, ano? Nung bata pa ako. Ano? Nagmamatter sa akin yun. Ngayon, bahala ako dyan pag di ka nilabasan. Basta nilabasan. Basta tapos ka na. Basta, ayoko nga na nun eh. Parang, parang yun, di ba? Kailangan ko labasan agad. Gets. Sa ngayon ah, ito mismo sa ngayon. Ganun. Gets, dong, gets. Ikaw, Ives. Mate, masarap gawin na hindi labasan sa mga bagong unang kakangkutin mo lang. Sa puso nun, no? Ano ang technique? Pag nararamdaman mo talaga, parang dalawang stroke na lang lalabas to ah. Ano, may iisip lang ako, putang ina, may problema pa pala ako na kailangan ko solusyonan. Ngayon, ganun iisipin ko. Ikaw, chicks, may mga technique ka ba sa ganun? Ayun, ganun din. Nag-iisip ako ng problema. Ikaw ba nagsabi sa akin dati na isipin mo yung lola mo? Gano'n. May nagsabi sa akin sa Sorrento dati nun eh. Isipin mo yung lola mo. Hindi mo inaano yung lola mo. Pero sa Sorrento yun, matandaan. Isipin mo yung lola mo nakahubad. O, diba, kadiri? Wala ka ng gana. Ito hindi sa akin, sa mga tropa lang din. Pag binibembang mo yung babae mo, kung may kapatid siyang lalaki, isipin mo yung kapatid niyang lalaki. Damn! Nakikita mo rin yung kapatid mo. Ay, nakamukha ah. Holy shit. Ano ha? Ha? Ano yung isip na ganun? Nagayot mo ako? Alam mo yun, dapat para mawala lang. Sige, talaga, ganun talaga. Kunyari talaga, ito ah, real talk na real talk. Di ba, yun yung tanong niya talaga. Pang, 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 pang. Tapos, fuck, yan na, nararamdaman na. So, ititigil mo yung stroke? Hindi. Wait, ikaw, pero hindi ka naman gumagano talaga. Hindi ako gagano. Yung utak ko lang yun. Yun na yung way ko na parang... Isipin mo, napapanood to ng mga babae mo, tapos... Tapos, kaya rin, sasek mo na sila. Naiisip mo, alam ko na iniisip ito. Ay, sabang nag-iisip ka nung, tinititigil mo yung stroke. Hindi, dahil may i-stroke mo nga eh. Dapat ang pwede sa i-stroking pa rin. Pa rin pero matagal lang. Hindi ko kaya yun. Ano? Ako talaga titigil ako nun. Pero matigas lang ako. Hindi mo kayang ituloy-tuloy stroke na hindi. Nagigits ko yung tanong niya ko eh. May technique nga, kaya nga. Yun nga yung technique ko, titigil nga muna ako. Pero matigas din ako. Talaga yung technique yan, titigil ka. Tol, ang parang pinaka-natural na. Ewan ko lang ha. Titigil ka, hugutin mo, hinga kang... inhale, exhale. Oh, inhale, exhale ka muna. Pagpag mo muna yung ano mo. Pero may tip ako dun sa nagtanong. Ah. Nakuha ko to dun sa, ano eh, yung lolo ni Frank na namatay sa sarap. Oh. God damn. Di ba? Yung lolo niya namatay sa sarap. Anong tawag dito? Pero yung tatay ata ni Frank nagsabi nun, trinay ko yun eh, yung maniwala sa kanya, gamitin mo ang daliri mo, kapatid. Ay, man. Magpinger lang. Hindi, parang... At huwag mong ihugot mo, tapos pipingerin mo lang. Hindi, parang, di ba,
wait, di ba, labas-labasan ng problema nga niya. Mm. Parang masaya na sa finger ko pa lang nalabasan na yung babae. So, ganyan naman nun. Para matagal siyang labasan. Para matagal nga siyang labasan eh. Sino? Si lalaki. Kasi na-finger na. Oo, di ba, parang... Nilabasan na kung... si babae. Ganun. Ah, ganun. Okay. Ako ayoko na may finger kasi parang feeling ko teenager eh. Anyway, eto try nyo to ah. Eto technique ko lang to ah. Habang ini-stroke mo pa rin ha, walang hintuan, tapos gusto mong ma-delay, kasi alam mong nararabasan ka na. Ako, ang ginagawa ko sa utak ko, tol, tinatry kong i-recite sa utak ko yung ABC pabaliktad. Z. Ano yung sunod ng Z? V. Y. O, di ba? Para nakakalito na agad, di ba? Yun yung panglabang ko doon, pabaliktad na ABC. So, habang umi-stroke ako eh. O, habang umi-stroke, habang ginagawa... Kaya ganun mo siya, pero Z, mga ba yun? Bandang mga Q dyan, malilito ko na Q. Yun, para kailangan mo mawala lang dun sa... Focus. O, pa-focus yung gano'n. Hindi ba nakakalambot yun? Hindi. Yun sinasabi ko kanina sa ha, ganun. Mm. Yun yung tinutukoy ko, mate. Ayun yung ABC niya. Ha? Yun yung ABC niya to. Yung ABC ko pabaligtad yung... Okay. Parang, ano? Nagagets mo? Paano ko napanood rin to? Parang ma-out of focus nga ako dun eh. Kasi yun eh. Kaya ka mabilis kaya nabasan. Okay, guess. Napo-focus ka eh. Putang inang napanood yan. Napanood ng mga nabayabang mo eh. Gets. Kaya pag in-out of focus mo yung sarili mo talaga ko eh, dun talaga siya mawawala. Hindi, paano pag ganun... Siyempre, alam na ng babae ko na yun ang iniisip ko, diba? Hmm. Paano pag bigla siyang gumanon din? Z. Why? Nakaka-aros yun ah! Inunahan mo na ako! Talo ka nilabasan agad. Yun lang, try nyo lang naman yun. Pero ang basta sa akin yung hingang malalim, pwede yun. Change position. Pag napigil mo pa naman yung ano mo dun, yung paglabas mo. Ibang position naman. Ipatry kayo kay Lucky ka medyo naniniwala. Nakakatamad kasi yun tuloy, change position. Ayoko yan eh. Onting effort lang.